ginawa ko pong video na to para makatulong or makapagbigay advice or idea sa mga mother na hindi alam kung paano ang gagawin sa acknowledgments ng mga bata or ng anak nila. Philippine to Japanese. Andito tayo ngayon sa isang video na to para i-explain yung acknowledgement ng mga bata. Philippine to Japanese, na mga hindi pa na-acknowledge ng father nila na nasa Pilipinas ngayon at hirap na hirap yung mga mother nila about sa pagpapa-acknowledge ng bata or hindi nila alam, wala silang idea. Kaya, manood lang po kayo hanggang sa huli para malaman natin at ma-explain ko sa inyo lahat kung paano one by one or pati na rin yung mga documents, processing na kailangan ninyong padala sa Japan para magawa yung acknowledgement. So, don't forget to subscribe, thumbs up, click the bell, at comment na rin po kasi baba kung may mga tanong kayo. Sasagutin ko yung one by one. Okay! Ngayon po, share ko muna po yung journey ng baby ko. Namin ang baby ko. Before na hindi po siya na-acknowledge ng papa niya na nasa Pilipinas hanggang dito. Kung paano namin siya nadala dito. Sa case ko po kasi, hindi pa kami kasal ng father ng baby ko. Hindi pa sa ma-acknowledge ngayon. May isa pang problema about this sa Japan na hindi pa siya may acknowledge. So, hindi na natin pag-uusapan yung topic na yun kasi labas yun dito. Ngayon, una-una lang po natin gagawin para ma-acknowledge yung bata. Magpadala po tayo ng mga documents na kinakailangan sa City Hall para ma-acknowledge yung bata. Ito po yung galing sa Pilipinas. Ipapadala niyo dito sa Japan, sa father ng bata, para madala doon sa City Hall. Birth certificate ng bata ng PSA. Passport, DFA. Passport na galing sa DFA. Hindi lang po ito yung copy. Hindi ito yung kinapin nyo lang yung passport, pinaserox, ano pa yung printed. No, ito po yung galing sa DFA na copy mismo ng passport. Kukuha po kayo sa DFA, papakopy nyo yung passport or sasabihin nyo, gagamitin yun sa isang acknowledgement ng bata. Sabihin na lang doon yung siguro yung ano yung dahilan na bibigyan po kayo ng copy ng passport ng bata. Hindi ko yung ginawa kasi pumayag that time yung City Hall na hindi namin i-copy yung passport ng bata kasi nga 'di ba sa corona ngayon hindi agad-agad nakakalabas o parang lockdown ata yung time na yun. So yun ang explain ng father ng baby ko sa City Hall kaya medyo complicated pero pumayag na rin sila. So, dalawa. Pangatlo, senomar ng mother na PSA din. Kailangan kasi para patunayan kung single ba yung mother or kasal. Kasi pag kasal ka sa iba at yung bata na ipanganak mo pero kasal ka sa iba, may bago kang boyfriend, nag-anak kayo, hindi po siya ganun agad-agad ma-acknowledge. Kasi nga, kasal ka sa iba. Pero sa case ko, ngayon, ito ang nangyari sa akin. Divorce ako doon dito sa Japan, pero sa Pilipinas, kasal pa ako. So, kinuha nilang sa akin yung senomar sa PSA, divorce paper from the Japan side. Nagpakuha ako doon sa dating ex-husband ko ng divorce paper. So, kinuha na naman ako, pindala na rin sa amin sa Pilipinas. Ngayon, yun ang kinailangan nila para sa mga papers galing sa amin ng baby ko. Galing sa akin at sa baby ko na ipindala namin dito sa Japan, sa father side, para madala sa City Hall. Ayun, pag na-complete mo naman yung papers na yun, dadalhin nyo ng father sa City Hall at doon siya mag-a-apply ng acknowledgements para sa bata. Isa pa nga po pala, lahat ng documents na galing sa Pilipinas, ulitin ko po ah, birth certificate na galing PSA, passport na galing DFA, senomar ng mother na galing PSA. Lahat po yun papatranslate natin sa Japanese. Ang ganda po, magpadala na rin po kayo ng birth certificate ng mother na nakatranslate na rin po sa Japanese. Para pag hinanapan po sila, eh meron po silang pang another na pang bagsak na papers. Pang follow up agad na hindi, na ipadala mo na sa father. Kasi pag galing pa naman sa Pilipinas, mag-wait na naman kayo ng 3 or 1 week para may padala sa father, diba? Ngayon yung mga carrier naman, pag-usapan natin anong carrier ginamit namin para mas mabilis maipadala sa father. Ang carrier na ginamit ko ay DHL. Medyo mahal siya, pero
diba, mas maganda yung kasi mas mabilis. Kasi 3 days na dumadating na agad sa, dito sa Japan. Pag ginamit kasi natin yung post office, tawag, ano ba yun, EMS. Yung EMS napakatagal. Ang dami nilang hassle-hassle. Yung iba siguro mabilis, pero in case sa akin na na-experience ko sa EMS, ang tagal. Kaya hindi ko siya masyadong ina-advise na gamitin. Kung gusto niyo mabilis ang action, DSL lang gamitin niyo. Wait, pareho din yung papunta sa Pilipinas, papunta sa Japan, na ginamit namin lahat DHL. Yung mga paper naman na galing sa father, nakakailangan doon sa pag-acknowledge, doon na lang din siya kukuha sa City Hall kasi ando rin naman siya. But that time, makakuha din siya ng papers na kakailanganin doon. So, pag nai-apply na po yung acknowledgement ng bata na ginawa ng father, after 1 week lang, lalabas na rin yung result noon. Tawagan po ang father ng bata ng City Hall para kuhanin na or re-release na yung papers na pwede nyo pong gamitin sa pagkuha ng COE ng bata para makapag-apply ng visa at madala nito sa Japan, di ba? Ngayon sa akin kasi, ang nangyari, para din po ito sa mga mother na hindi naipalagay yung apelido ng father doon sa birth certificate ng bata. Ganun kasi yung nangyari sa akin sa case. Alam ko rin maraming mamis na may mga ganung case. Ngayon, huwag po kayo mag-alala kasi kahit na hindi nakalagay yung apelido ng father sa birth certificate ng bata, hindi po yung nagiging dahilan para hindi ma-acknowledge yung bata dito sa Japan. Ang mangyayari na lang kasi doon kayo iku-question sa immigration pag nailabas na yung acknowledgement. Immigration na lang po ang mag-question sa'yo. Kung meron po kayong katanungan na hindi ko nabanggit sa video ito, pwede po kayo mag-comment sa baba. Nasagutin ko po yan lahat. Yung makakaya ko or alam ko lang. So, see you guys. Thanks sa panonood. Sayonara!